hangarin ng random manual audit ay para ma-verifika kung tama ang pagbasa ng mga makina na gagamitin sa eleksyon doon sa mga boto ng mga botante. Magtalaga ng proseso upang ma-verifika ito. Ito yung random manual audit na tinatawag kung saan pipili ka ng at least isang presinto sa bawat legislative district para maihambing no yung pagbasa ng makina doon sa gagawing manual na proseso ng pagbasa. Manual ibig sabihin kamay at pagtingin ng mata doon sa boto. At kung gustong malaman kung talagang nagmamatch yung bilang ng makina at yung bilang na manual na tinatawag. Well, para sa lente kasi, ang daming agam-agam sa eleksyon, lalo na makina ang ginagamit natin. Merong innate distrust ang mga tao sa makina. Ang lagi nilang iniisip. Iba naman ang pagbibilang ng makina ng boto nila. Kaya nga tayo nagkaroon ng issue na iba yung nilalabas sa resibo dun sa binoto nila. Kaya napaka-importante ng RMA para sa atin para mapakita at makita din natin actually kung ano ba talaga or paano binilang ng makina ang ating mga balota. We have the random manual audit so that we can check whether the vote counting machine correctly counts the ballots cast by each voter. For me, yung centralization of the venue is very crucial because our partners, Lente and PICPA, are able to see na kung tama yung pag-implement sa procedure of the audit. So I would like it to be maintained na centralized level so that increased pa rin yung participation and supervision. Bago mag-alas 7 ng umaga, dadalhin ang mga ballot boxes mula sa bodega papunta sa loob ng venue kung saan gagawin ang manual audit ng ating mga armats o mga public school teachers. Nagsisimula na dumating ang mga armats o teachers. Pumipila sila upang makapag-register ng kanilang mga pangalan sa official list ng COMELEC para sa araw. Bago magsimula ang pag-audit, nagsasagawa ang Lente at PICPA ng briefing sa ating mga teachers upang magbigay ng rules and regulations. Dito rin isinasagawa ang pagbibigay ng mga supplies sa tables ng bawat armat upang mas mapadali ang proseso ng kanilang pag-audit. Pag pumasok na ang mga armat sa loob ng venue, maaari na silang tumawag ng COMELEC support staff upang buksan ang mga ballot boxes. Pagkatapos mabuksan ang ballot box, maaari na mag-set up ng tally boards ang mga armats at ayusin na ang kanilang mga audit returns. Isa-isang iti-check ng mga armats kung kumpleto ang laman ng mga ballot box gamit ang kanilang mga inventory checklist. Matapos ang inventory at makumpleto ang mga gagamitin sa pag-audit, sisimulan na ng mga armats ang pag-sort at pag-label ng mga balota ayon sa full or adequate, undervote, overvote at incomplete shades. Ang segregation ng balota ay isa sa pinakamahalagang procedure sa pag-audit. Dito makikita kung papaano titignan at babasahin ng mata yung shade o boto ng botante. Crucial ito lalo na sa mga shade na incomplete dahil dito ginagamit ang pamantayang 25% threshold. Sunod na babasahin ng chairman ang boto na nakasaad sa balota. Habang ang third member ay nagkatara sa tally board, kasabay ang secretary gamit naman ang audit returns. Pag naitara na ng armats ang mga boto mula sa mga balota, ikukumpara naman ito sa mga boto na nakasaad sa election returns. Tatawagin ng supervisor na naka-assign ang verifier upang ma-check kung may mga variance dahil sa human or mathematical error sa pagre-record. Kung walang variance or discrepancy, maaari ng pirmahan at maglagay ng thumb mark ang mga armats sa audit returns, tally boards at minutes. Kung may variance or discrepancy naman, kailangan balikan ng mga armats ang lahat ng mga balota sa tulong ng mga supervisors. Pagkatapos ay ilalagay na sa envelopes ang minutes at mga audit returns. Ang mga envelopes ay isasara gamit ang paper seals saka ibibigay sa verifier. Ang mga selyadong envelopes ay iaabot naman ng mga verifier sa mga representatives ng Philippine Statistics Authority o PSA.
ang PSA ang magsasagawa ng final checking at encoding ng mga data mula sa minutes at audit returns. Isinasara ang RMA venue pagdating ng alas 7 ng gabi. Ang mga selyadong ballot boxes ay binabantayan ng COMELEC security officers. The Random Manual Audit Committee, composed of COMELEC, the Philippine Statistics Authority, and Lente and PICPA. Then we have the Supervisory Team, composed of Lente and PICPA for the 2019 national and local elections. We have the RMA teams, composed of public school teachers from DepEd. And then we have verifiers who are COMELEC personnel and employees. Bilang chairman, ikaw yung nag-oversee ng lahat na nangyayari sa buong proceeding ng RMA dun sa grupo mo. At the same time, ikaw din yung in charge sa pag-appreciate ng bawat ballots, sa pag-prepare ng mga audit reports, and to check and audit yung trabaho rin ng mga kasamaan mo, ng secretary and third member. Ang ginagawa ng secretary ay minamanual namin yung tara ng mga balota. Ang functions po ng third member ay magtatara dito sa board. Dapat accurate po. Ang pagtataras accurate, nakakonsentrate ka talaga sa role mo. PICPA provides support to Lente as the civil society organization or CSO member of the Random Manual Audit Committee in performing its role, you know, in with respect to the Random Manual Audit. PICPA is the accredited organization of accountants, and its mission includes promoting, upholding, and maintaining high standards of professionalism and protecting the public interest. We assume the position and function of supervisor. Ginagawa namin dito, parang sa normal audit lang, ang ginagawa, nag-observe kami, ginagawa, tinitignan namin kung tama ba yung ginagawa ng mga teachers dito. In times na may kailangan din yung mga teachers, may questions sila, kami yung lumalapit. We, as an accountant, we make sure po na we become skeptic na hindi porket ito yung na-provide sa amin na information is yun na yun talaga. We conduct procedures to make sure na this information is correct, this information is dependable po. This RMA po is an extension po of our work. And we can treat po yung balota as the financials po of the Philippines, of the nation. So we conduct this audit. So we, to make sure na yung financials, yung balota, and yung votes na na-provide sa atin is truthful. Yung verifier po kasi, ito po yung sinasabi namin na second level po, na chinecheck po namin yung gawa ng teacher, kung nagtutugma po ba ito sa manual counting po nila at sa result ng machine. Kami as part of poll watchers, ang ginagawa namin, we do have a checklist na kung saan kailangan namin makuha yung clustered precinct, the barangay, the municipality and the province, including the district, plus the registered voters, the actual votes, spoiled ballot, the ballot itself inside the ballot box. First, to gather data from the BCM or just sa mga ballot boxes. Transparent. So, kailangan natin patunayan na negative sa sinasabi ng iba na nagkaroon ng dayan. Bilang isang partido, makikita namin kung ano talaga yung nangyari. Yung transparency na yon, medyo hindi natin nakikita yung actual kasi ang lumalabas ay result na sa makina. Meron ka ng mga totals eh. Importante ang RMA to make sure na yung binasa ng makina ay nag-a-agree doon sa babasahin natin kung sakaling manual yung election natin. Pero hindi natin ito pwedeng gawin sa kabuuan, no? Kasi parang inulit din natin yung election, manual and automated. Mag-aaksaya tayo ng time. Kaya mas maganda na kumuha lang tayo ng representative sample to validate yung count na binilang ng makina as binilang ng Random Manual Audit Team. We provide technical assistance in terms of the generation of some necessary statistics for the
electoral process, especially the votes, the machines, etc., the machines. We do the reports. We make the reports by region, at the national level, at the precinct level. We take charge in the generation of sample clustered precincts for this RMA. So for this RMA, we generated 715 sample clustered precincts. We feel that we can help kasi kung sila ang gagawa ng statistical analysis on the part of the community, meron din naman sila mga statisticians, that is self-serving. So mas maganda na may independent body na gagawa siya so that we can really prove na accurate yung data, na accurate yung nangyari doon sa balota at saka yung pag-process ng machine. So that's why we help on this thing. Paamin naman sa COMELEC, mahalaga din na ma-realize siguro namin at maintindihan na yung tungkulin at responsibilidad na magpatakbo ng eleksyon ay hindi lang sa COMELEC. Importanteng malaman ng tao ang RMA at ang proseso dito para magkaroon sila ng mas malalim na pagtingin at pag-unawa sa eleksyon natin. Kasi lagi na lang ang nakikita nila yung mga share sa Facebook o yung mga nababasa nila sa online na laging mali or may pandaraya sa ating eleksyon, lalo na makina ang ating ginagamit. Importante dahil para ma-assure natin ng mga tao na tama ang pagbibilang ng makina ng mga boto nila. Kaya dapat hindi lang tayo, hindi lang mga civil society organizations, hindi lang mga political parties, hindi lang yung mga watchers nila, hindi lang COMELEC ang may pakialam sa proseso ng RMA. Kasi sabi nga ng marami, ang eleksyon at ang demokrasya ay trabaho nating lahat at hindi lang trabaho ng mga tao at organization na katulad natin.